anak? Gusto niyo bang makinig ng kwento? Okay, so ngayong araw, may dalawa tayong kwento na dapat makinig kayo. So ang unang kwento ay tungkol sa tubig sa baryong Matinaw at ang pangalawang kwento ay tungkol sa The Great Land of Matinaw kung Kahong Alicia Bogon. Anda na ba kayong makinig? Okay, so sisimulan ko na ang unang kwento. Tubig sa Baryong Matinaw. Nung unang panahon, sa isang malayong baryo nakatira ang dalawang mahusay na manggagawa na sina Pablo at Danny. Matalik silang magkaibigan at parehong umuukit ng mga antigo mula sa putik. Gumagawa rin sila ng mga kawali, kaldero, cobertos at marami pang iba. Ngunit dahil maliit lang ang kanilang baryo, maliit lang din ang kanilang kinikita para sa kanilang mga gawa. Dahil yun lang ang kaya ng mga tao sa tagaroon. Hindi na nagreklamo sina Pablo at Danny sa harap ng mga tagaroon. Sabi ni Pablo, "Hay, Danny, pwede ba huwag mong pagsabayin at isa lang ang pagtuunan mo ng pansin? Alamin mo muna kung gaano ka kahusay at kapag naintindihan mo na kung gaano katagal magawa ang isang bagay, masasabi mo na sa iyong mangbibili kung kailan matatapos ang pinapagawa nila." At ang sabi ni Danny, "Hindi, ayos lang ako. Kaya ko to. Kailangan natin makaukit ng madami para kumita tayo ng mas malaki. Pag natapos ko ang mga trabaho ko kahapon, sisimulan ko naman ang mga bagong ipapagawang natanggap ko kanina." At ang sabi naman ni Pablo, "Naintindihan ko naman yun, kaibigan. Pero paano kung hindi mo matapos ang ibinigay na trabaho sa tamang oras? Mas mahirap naman yun, di ba?" At ang sabi naman ni Pablo, "Ahaha, okay lang ako, Pablo. Huwag kang mag-alala sa akin." At ang sabi naman ni Pablo, "Hay." Dahil doon, determinado si Pablo dahil sa pagtatrabaho at nakatuon lamang siya sa isang gawain sa tuwing tatanggap siya ng pasadya. Natatapos rin niya ang mga ito sa itinakdang oras sa kanya. Sinisigurado niyang mabibigyan ng tuon ang mga gawain. Nakakatulong ang kanyang konsentrasyon upang mapabuti ang kanyang ginagawa at matapos ito sa oras. Samantalang si Dan naman, hindi ito nakatuon sa isang trabaho. Hindi niya tinatanggihan ang mga ipapagawa sa kanya at sabay-sabay niyang ginagawa ang lahat ng ito. Kaya hindi niya matapos-tapos sa tamang oras. Isang araw, may mga dumating na mga turista sa kanilang baryo. Ang sabi ng isang turista, "Oh wow! Ang galing naman ang pagkayari nito. Magkano po ito, Ginoo?" At ang sabi naman ni Pablo, "Dalawang pirasong pilak lang po yan, ma'am." At ang sabi ng turista, "Ano? Yun na yun? Napakababa naman ang pagsingil mo sa bagay na ito." At ang sabi naman ni Pablo, "Oh, ganyan lang talaga ang presyo namin dito. Hindi kaya ng mga taga rito na magbayad ng malaki. At di ko naman gusto na singilin ka ng higit sa mga siningil ko sa kanila." Sabi naman ng turista, "Hanga naman ako sa katapatan mo, pero hindi ka kumikita nito ayon sa husay mo. May isang malaking lugar kung saan sa barangay kong Kagong Alicia Bohol, sa kabila ng bukid na ito, bakit hindi mo dalhin ang lahat ng mga ito? At doon mo ibinta. Siguradong mababayaran ka doon na ayon sa galing mo.
mas malaki ang kikitain mo doon. At ang sabi naman ni Pablo, ah, ganun ba? Pag-iisipan ko ito ng maigi. Salamat. Nagbayad ang babae ng 2 pirasong pilak at binili ang inukit na elepante. At sabi naman ni Pablo, Danny, mukhang pagod ka. At ang sabi naman ni Danny, wah! 2 araw akong hindi nakatulog. At natapos ko na ang aking trabaho kanina. At ngayon, ayos lang ako. Sabi naman ni Pablo, mabuti naman. Alam mo sa tingin ko, dapat na nating dalhin ang mga gawa natin sa malaking barangay. Hindi na tayo kumikita dito at hindi masyadong marami ang trabaho. At ang sabi naman ni Dan, oo, totoo nga yan. Mukhang ang tama ka. Pero napakalawak ang bukid na ito. Ang baryong ito na ating tinatirahan. Paano natin itong tatawirin? At ang sabi naman ni Pablo, may mga nakikita akong maglalakbay patuwid doon. Paminsan-minsan, may mga dala silang kabayo at kariton. Ang totoo yan eh, mayroon daw mga taong aalis bukas din. Pwede tayong maglakbay kasama nila. At ang sabi ni Danny, oo nga, narinig kong maraming taong mayayaman doon sa malaking barangay Kagong-Kagong. Sa kabila ng bukid na ito, baka makahanap din ako ng babaeng papakasalan ko at mamuhay kami ng masaya habang buhay. Malay mo! At ang sabi naman ni Pam, ha, totoo yan, magpanhinga ka na at matulog ng maigi. Kailangan mong makabawin ng tulog at lakas. Aalis tayo ng bukas ng umaga kasama ng mga maglalakbay. Nang gabing yon, nakatulog ng mapayapa sina Pablo at Danny. Pagsapit ng umaga, agad nilang pinuno ang mga karatila ng mga pagkain at mga maraming tubig. Naghanda sila ng maigi dahil mahaba ang kanilang paglalakbay. At nasasabik si Pablo at Danny sa kanilang kinabukasan sa malaking barangay. At pinag-usapan nila kung gaano kalaki ang kanilang kikitain at matututo pa sila ng mga bagong kaalaman na maaaring magamit sa pagbuo ng mga bagong antigo. At saglit silang tumigil sa paglalakbay para kumain ng tanghalian sa hapon at sa gabi kapag hapunan na. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ng ilang araw, ngunit nahihirapan sila dahil sa init ng panahon. Sabi ni Pablo, ano ba naman ito? Palagi bang ganito kainit sa paglalakbay? At ang sabi ni Danny, hindi naman siguro ganito. Kailangan ko na ng tubig. Sabi naman ni Pablo, nagdala naman tayo ng mga maraming tubig, ngunit malapit na itong maubos. Gawa sa putik ang mga lalagyana ng tubig sa biglang pagtaas ng temperatura, mabilis natuyo ang mga tubig na nasa lalagyan. At ang sabi ng isang maglalakbay, paano tayo mabubuhay nito kung mauubos na ang lahat ng tubig? Aabutin pa ng 2 araw bago tayo makarating sa ating paruroonan. At ang sabi naman ni Pam, may naisip akong paraan. Bakit di natin simula ng maghukay para makahanap tayo ng tubig? At ang sabi naman ng manglalakbay, oo, tama. Sigurado kapag magtiyaga tayong paghukay, makakakita tayo ng tubig. At ang sabi naman ng isa pang manglalakbay, oo, tama. Magsimula na tayong maghanap ng lugar kung saan tayo magsisimula ng mag-fight. Dinala nila ang mga kabayo at tumigil sila sa lugar na kabilang pa sa baryong Matinaw. At ang sabi naman ng isang manglalakbay,
Sigurado ba kayong makahanap tayo ng tubig dito? Ang sabi naman ng isa pang manglalakbay. Malalaman lang natin kung magsisimula na tayo sa paghukay ng mas malalim. Nagsimula na silang lahat na maghukay at maghanap ng tubig. Lumipas ang ilang oras, wala pa rin silang nakitang tubig. Ang sinabi ni Dan, "Sinabi ko na sa inyo, wala naman kasing kwenta ang ginagawa natin dito. Imposibleng magkatubig dito." At ang sabi naman ni Pablo, Mahirap nga ito, Danny, pero hindi posible, kailangan lang nating magpatuloy." Unti-unti, tumigil ang bawat isa. Ang bawat manglalakbay ay pagod na. Bumalik sila sa kanilang karatila at nagpahinga muna ng saglit. At ang sabi ng isang manglalakbay, "Ay!" At ang sabi naman ni Pablo, "Danny, pagod na ako. Baka pwede namang magpahinga tayo." At ang sabi naman ni Danny, "Oh, sige na, magpahinga ka muna at ako'y magpatuloy ng kaunti." Bumalik na si Pablo sa karatila, umupo at nagpahinga. Pero dahil sa init ng panahon at sa sobrang pagod nito, nakatulog ito. Pagkalipas ng ilang sandali, isang manglalakbay ang lumapit kay Danny. At ang sabi ng isang manglalakbay, "Kanina ka pa naghukay ng walang tigil. Magpahinga ka muna, pero alam mo, sa totoo lang, nagsasayang lang tayo ng oras dito." At ang sabi naman ni Danny, "Anong ibig mong sabihin?" Ang sabi naman ng manglalakbay, "Sa tingin ko, wala namang tubig dito, pero alam ko kung saan tayo makakahanap ng tubig sa lugar na ito." At ang sabi naman ni Danny, "Talaga? Saan?" At tinuro ng manglalakbay ang isang lugar kung saan magpatuloy ng paghukay. At sabay umalis ito upang magpahinga. Nagsimulang naghukay si Danny sa lugar na ito. Ngunit, hindi pa rin siya nakahanap ng tubig. Nakalipas ang ilang sandali, isa pang manglalakbay ang lumapit kay Danny. Sabi niya, "Hoy, sinong nagsabi sa'yo na maghukay ka dito? Nasisiraan ka na ba? Doon sa kabila tayo makakahanap ng tubig." At sabi naman ni Danny, "Saan?" At agad namang dinala ni Danny ang pala at sinimula na naman ang paghuhukay. Ngunit, wala pa rin siyang nakitang tubig. Hanggang lumipat-lipat siya ng lugar para sa paghuhukay niya. Ilang oras ang lumipas, napuno ng hukay ang paligid. Nang magising si Pablo, nagulat siya nang makita na marami na ang hukay. Sabi ni Pablo, "Danny, anong ginagawa mo?" At ang sabi naman ni Danny, "Naghahanap ng tubig. Itong mga manglalakbay ang nagsabi na ito ang mga lugar na pwede akong makahanap ng tubig. Ang dami ko nang nahukay na lugar, pero wala akong makitang tubig ni isang patak." At ang sabi naman ni Pablo, "Ito na ba ang kinatatakot ko? Naintindihan mo ba kung gaano mo sinayang ang oras at lakas mo? Subukan mong bilangin ang butas na iyong hinukay at gaano ito kalalim. Mas madali sanang makahanap ng tubig kung itinuon mo sa isang lugar lang ang paghuhukay mo. Hindi mo kasi pwedeng pakinggan silang lahat at mawala ka na sa iyong konsentrasyon." At ang sabi naman ni Danny,
Ay, tama ka. Nagpadala ako. Dapat nagukay lang ako sa isang lugar. Tinawag lahat ni Pablo upang hilingin na maghukay lamang sila sa lugar na kung saan nagsisimula silang nang maghukay. Nagpatuloy sila sa paghuhukay at sa wakas, nakahanap rin sila ng tubig at sila ay nagsisigawan ng, "Ayos, ayos, may tubig na!" At natuwa sila. Lahat sila ay nakainom ng tubig, puno nila ang lahat ng lalagyanan ng tubig. At sa wakas, nakarating rin sila sa kanilang paruroonan, ang malaking barangay. Lumipas ang dalawang araw, sina Danny at Pablo ay kumikita ng mas malaki na ayon sa kanilang kahusayan at kagalingan. Pinuri sila ng mga tao sa barangay Kaungkagong sa kanilang kahusayan at kagalingan hanggat yumaman sila at umabot na ng ibang bansa at sa karating bansa ang kanilang produkto na antigo at mas marami pa silang nagawang mga antigo dahil kumuha sila ng mga bagong manggagawa. At simula nun, bumalik sila sa kanilang baryo at nakita nila at sa kanilang pagkakita natuwa sila ng gusto dahil ang kanilang hinukay na tubig ay yun din ang ginagamit ng mga taong nanirahan sa kanilang baryo sa Matinaw. At doon nagtatapos ang kwentong tubig sa baryong Matinaw. So ano ang iyong napupulot ng mga aral nito? At ang mahalagang aral ng kwentong ito ay dapat talagang gawa ng isang bagay na dapat pagtuunan mo ng pansin. Hindi dapat ito sabay-sabayin mong gawin dahil hindi ka makakatuon ito ng pansin at hindi ito matatapos ng takdang oras. Kaya't nagawa nila na makahanap ng tubig dahil binigyan nila ng tuon ang isang gawain na maghukay sa isang lugar lamang. At dahil dito, dapat nating tuunan ang pansin ang isang bagay lamang, hindi dapat natin sabay-sabayin. At dito, nagwakas ang ating kwentong tubig sa Matinaw.